po'y nais na nating simulan ang ating programa sa paghahawi ng tabi ng Panandang Pangkasaysayan de la Fuente Villaroman Ancestral Camps. Simulan po natin sa pambansang awit ng Pilipinas. Dito na tayo nakatayo para sa panalangin at pasasalamat ako muna ang kunin, Lizette Sulit. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon at ng Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Ama at mataas na nagpapagaling sa may mga sakit ang nagbibigay biyaya sa lahat ng aming mga pangangailangan. Patawarin niyo kami sa aming pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Patnubayan ninyo kami at gabayan sa lahat ng aming mga gawain. Maraming salamat sa araw na ito at ipinagdiriwang namin ang paghawi ng tabing ng panandang pangkasaysayan ng aming tahanan de la Fuente Villaroman sa gabay ng aming mga ninyo. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng mga taong tumulong sa aming namaganap ang makasaysayang araw na ito. Maraming salamat at nagkabuklod-buklod ang pamilya, kamag-anak, kaibigan at mga tao sa aming lipunan na nagbigay oras at panahon sa makasaysayang araw na ito. Sa aming lalawigan ng Bulacan, sa aming bayan ng San Rafael at ang aming barangay Kainil, patuloy ninyong padaluhin ang pagpapala at pag-iingat sa bawat isa at ang aming pamilya at kami maging daluyan ng pagpapala sa iba. Kayo po ang nakakaalam ng aming puso at salubin. Itinataas namin ang lahat, ang mga panalangin at dinasambit. Ito ang aming dasal at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Gonzales para sa pati sa lahat ng panahumir, una na sa ating mga lingkod bayan na magalak na tinanggap ang invitasyon para sa isang makasaysayan na alam ito. Sa ating punong lalawigan, Governor Daniel Fernando, ang sa kanyang pinatawan, Dr. Eliseo de la Cruz, tagapangunan ng Panlalawigang Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo. Sa ating bukal at mahal kong pinsan, kagalang-galing R.C. Castro, Bukal Ramil Capistrano, sa ating punong bayan at panauwing tagapagsalita, kagalang-galang Cholo Violago, pangalawang punong bayan, kagalang-galang Marilyn Veneracion, Kunsihal Joel Veneracion, Kunsihal Gerardo Torres, Kunsihal Jaime Visigo, Kunsihal Ibrelisa Santa Maria, Kunsihal Edlil Indon, Kunsihal Ana Marie Santos, Kunsihal Francisco Viola, Kunsihal Nestor Vicho, kagalang-galang Amando de Guzman, LNB Vice-Presidente, kagalang-galang Ernesto Lupis Veneracion, Pangulo SK, sa ating mga kaibigan mula sa pribadong sektor at ang ating amo, Ginoong George T. Menjola, Direktor ng SM Retail, at ang kanyang mabuting may bahay, Ginang Dina Menjola, lalo higit pa sa ating panauhin, Pilipining Carminda Arevalo, nanunagtulang opisyal tanggapan ng pagnugot, tagapagpaganap, pambansang komisyon, pangkasaysayan ng Pilipinas. Mga kaibigan, pamilya, at mahahalagang taong naririto ngayong araw, karangalan ng inyong lingkod,
na tanggapin kayo sa ampu ng aming pamilya. Kasabay ng selebrasyon ng 144 na taong pagkakatatag ng lalawigan ng Bulacan, ay ating isasagawa ngayon araw ang paghahawi ng tabing ng panandang pagkasaysayan de la Fuente Villaroman Ancestral House na isa sa nagsisilbing saksi at halige ng kasaysayan ng bayan ng San Rafael. Malugod ko kayong tinatanggap at ipinaaabot ang taus-pusong pasasalamat sa pagiging bahagi nitong makasaysayang araw na ito para sa aming pamilya, para sa bayan ng San Rafael, at sa dakilang lalawigan ng Bulacan. Samahan niyo po kami na ibahagi ang pamanang ito na magsisilbing pananda ng kultura, kasaysayan at inspirasyon para sa mga susunod pang henerasyon. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Tutunghayan na natin ang paghawi ng tabing ng palandang pagkasaysayan na pamumunuhan ng nanunungunang opisyal, tanggapan ng patnugot, tagapagpaganap, pambansang komisyong pagkasaysayan ng Pilipinas, Binibining Garbina, R. Arevalo. Nasasamahan po ng ating punong bayan ng San Rafael, Bulacan, ang kagalang-galang Mayor Mark Cholo Yolago. At ang representative po ng Pamilya de la Puente, si Lewin Castro. At ngayon po ay opisyal na nating masasaksihan ang paghahawi ng tabing ng panandang pangkasaysayan de la Fuente Villaroman Ancestral House. Ngayon po, 22 Kahingin, San Rafael, Bulacan. Pwede pinagamal isa sa mga nalalapit ancestral houses na nananatiling nakatayo dito sa bayan ng San Rafael na lawigan ng Bulacan. Bukod sa pagiging tahanan ng pamilya nila Don Vicente at Doña Paz de la Fuente, ang Casa de la Fuente ay nagsilbing lugar na pinagdarausan ng mahalagang pagtitipo ng pamayanan katulad ng mga piyesta at iba pang pagdiriwang ng bayan ng San Rafael. Tunay ngang hindi matatawaran ang naging papel at ambang nito sa bayan ng San Rafael. Taglay ng Casa de la Fuente Villaroman, isang mahalagang kasaysayan na sumasailalim sa paglobo ng arkitektura ng bansa mula noong 18 at 19 na siglo. Naging matatag ang tahanan ito sa kabila ng maraming pagsubok na dumaan sa ating kasaysayan, tulad ng hindi magsikap Pilipino at ikalawang digmang ng pandemya. Ngunit ang katatagan ng istruktura nito ay hindi lamang dahil sa tibay ng pundasyon o mga materyales na ginamit nito. Kailangan din bigyang pagkilala ang mga tagapagmana ng Casa de la Fuente Villaroman na patuloy na pinangangalagaan ito hanggang sa kasentuhan. Sa pagtatalaga ngayon ng Casa de la Fuente Villaroman bilang isang heritage house, ang pangangalaga at pagpaprotekta ng nasabing istruktura ay bahagi na rin ng responsibilidad ng pamahalang bayan ng San Rafael at ng mga mamamayan. Ang LHC bilang instrumento ng pambansang pamahalaan upang kilalarin at protektahan ang mga makasaysayang pook at istruktura sa Pilipinas ay hinihikayat ang lahat ng napahalagahan at ingatan na mga ganitong uri ng yaman na lubos na mahalaga sa ating kasaysayan at mayamang kultura.
sa punto publiko ang inaanyayahan si Ginoong Lewin B. Castro upang lagdaan at tanggapin ang sertipiko ng pagtanggap ng panandang pangkasaysayan. Ganun din po inaanyayahan din po ang punong bayang Marcholo Violago bilang saksi. Sa ngalan po ng grupo ng pambansang isyong pangkasaysayan ng Pilipinas, aming pinahati ang aming pagpapi at pagsasalamat sa mga kaanak na Delapuente Villaroma at ng bayan ng Sagatay sa kanilang pagtitiwan sa aming tanda. Muli, maraming pong salamat at magandang mga po sa amin. Po ako na kayo po ay nandito dahil sa lugar na ito at sa oras na ito ay tayo ay may isang selebrasyon. Selebrasyon ng ating pamayanan, selebrasyon ng ating kasaysayan, at selebrasyon ng ating pagiging Pilipino. Hindi lamang po sana kayo nandito dahil sa dala ng inyong mga sinumpaang tungkulin, kundi upang makiisa sa kasiyahan ng ating pamayanan. Sa aking mga kabayan, mga kabarangay, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kapamilya, tayo po ang lagi magkakasama, kaya tayo po ay dapat lamang na magsalo sa kasiyahan, sa kagalakan, sa karangalan na dulot ng makasaysayang araw na ito. Sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin at mga apo, ito ay araw na maaari nating ipagyabang at ipagmalaki. But I ask you to be humble. This is a day of joy. This is a day of celebration. But this is a day of commitment. We are committed that this ancestral house handed down to us by our ancestors, we will protect it by all means, we will preserve it so that we will be able to hand it down to the future generations. This is our commitment, not just because I signed a piece of paper a while ago on your behalf. This is our commitment because this is what our ancestors would want us to do. This is your roots. You will grow, you will bloom. You will grow leaves, you will bear fruits, you will branch out, you will seek and face the full sun, you will reach out for the heavens, but do not forget where your first nutrients came from. Sa National Historical Commission of the Philippines, isang napakalaking pasasalamat sa inyo sa pagbibigay ninyo ng pagkilala sa bahay ng aming ninuno. Pinamumunahan ni Pilipinang Carminda R. Arevalo, maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Ellen Samonte, na nagpapasalamat po ako sa inyong mabuti dahil sa siya po ang nag-asikaso ng ating programa, siya ang nag-asikaso ng ating markang pangkasaysayan. At pinakamahalaga, pinagbigyan niya yung aming kahilingan ng araw na ito ay maitakda sa mismong kaarawan ng aming ina. This is the 87th birthday ng aming nanay na si Lida Castro sa araw mismong ito. Kaya napakahalaga po ng araw na ito at pinabiyan tayo ng NHCP ng ngayon ganapin ito. Ako, sa ngalan ng aking pamilya, aming pong paninindigan ang aming obligasyon at ang aming pangako na ang De La Fuente Villaroman Ancestral House ay aming iingatan, pangangalagaan, kasama na ang markang pagkasaysayan na ngayon ay ating pinusan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Barangay Resolution Number 8, Series 2022. A Barangay Resolution declaring Casa de la Puente, also known as the Bahay na Malaki, as Inheritage House of the Municipality of San Rafael, Bulacan. A
upon motion of Kagawad Alicia C. Roque and seconded by Kagawad Cesar Santos, resolved as it hereby resolved by the Sangguniang Barangay of Caingin, San Rafael, Bulacan, a barangay resolution declaring Casa de la Fuente, also known as Bahay na Malaki, as Heritage House of Municipality of San Rafael, Bulacan. Noon pong August 12, 2022, kami po ay nagkaroon ng pampublikong pagdinig dito po mismo sa Bahay na Malaki upang lubos na maipaliwanag ng Familia Castro mula sa Familia de la Fuente Villarumal kung bakit ang pamilya po ay nagpasya na ito ay pateklara bilang National Heritage Property. At gayon din po, nasagot ang lahat ng katanungan na ito ay sumailalim sa batas Republic Act 10066 and Republic Act 10086 kung saan dapat nating proteksyonan at ipreserba sa desisyon, syempre po, sa kapasyahan ng naturang pamilya ang ating mga bahay pag-aari na may matandang kasaysayan. Diyan po kami nagkaroon ng pampublikong pagdinig at ngayon naman po ay dumadaan sa ating reading rule procedure sa ating sanggunian. Kaya naman po, mula sa sangguniang bayan ng San Rafael sa pangungunan po ni Vice Mayor Marlene Veneracion, gayon din po syempre sa pangunguna ng ating iginagalang na Mayor Cholo Villago, kami po ay nagpapabot sa inyo ng pasasalamat dahil kayo po ay nagpasya na magkaroon tayo ng isang makasaysayan at ngayon po ay nagtinalaga ang paglalagay ng panandang kasaysayan. Kayo po ang unang National Heritage House dito at sa karangalan po ng Barangay Caingin dito pa sa Caingin. Ginawan po talaga ako papasok sa munisipyo, ang week na po ako may sakit. Nagkataon lang po kanina na may kailangan lang po akong pirmahan. At sinabay na rin po namin dahil mag-start na po yung program. Alam niyo po, mapalad po ang bayan natin. Dahil ito na po yung pangalawang pagkakataon na meron po tayong mga establishment na napasama po sa National Historical Commission. Una na po dyan ang ating San Juan de Dios Parish. At pangalawa na po, ito pong De La Fuente Villarumal Ancestral House. Ito po yung magsisilbi malaking ambag sa kasaysayan ng ating bayan. At syempre po, sa pag-develop natin ang turismo dito sa ating bayan, kailangan po natin yung may mga ganito po tayong nakikita na mga historical site dito sa ating lugar. At syempre po, nais ko rin po pasalamatan sa umagang ito ang Pamilya Castro sa kanilang malaking abag sa kasaysayan at kultura ng ating bayan. Mabuhay po ang Pamilya Castro at maraming salamat po sa inyong malaking abag at kayo din mabuhay po ang bayan ng San Rafael.